mayong buntag mga sano, mga sana. Kani ata karon sa atong gamay nga rabitan. Kani nga rabitan mo itong pinakaunang rabitan gilid sa among balay. Kani nga rabitan located kini sa Antequera, Bohol. So ang atong isa ka rabitan mao'y dagan-dagan dito located to sa Agahay, Maribohog, Bohol. So kani nga rabitan po lang ni ka 10 heads lang ni siya. O duha ka back laki. So katong dito sa atong sa Agahay sa atong rabitan dito is naa na to ang average naa na to sa mga 40 or 250 the rabbit. So karon nga video atong ipakita ang usahon natong pagama sa atong rabbit cage, sa atong breeder cage. So tara. Ito yung sample natin sa aking cage na gagawin. Breeder cage ito, nag-length ito ng 4 feet. 4 feet by 2 feet by 16 feet, 16 inches. 16 inches ito. So may grass feeder na rin. Kaya itong ginto is 12 by 10 inches. Ito yung gagawin natin. Saka lagyan din natin ng feed saver dito sa baba para kung kaso pag makalabas yung anak sa next box nila, hindi sila makakalabas sa cage natin. So ito yung gagawin natin. So una, gawa tayo ng flooring. Ang flooring natin is 2 feet by 4 feet. So ito. Tapos nagawa tayo ng divider. Ang ginagawa nating divider itong butas na 1/2 by 4, 1/2 ang butas. Ito yung pagkatungan natin ng grass feeder. So kaya 1/2 ang butas ang nilagay natin para hindi magpapasok yung mga paa at bibig na ngipin sa kabilang butas, kabilang cage. So sunod, gawin natin yung sa bandang itaas. Ang butas nito is 1 by 4, 1 inches ang butas. Tapos ang sukat nito is 2 feet by 4 feet. So 4 feet na ang binili nating cage. So magsukat na lang tayo ng 2 feet saka mag-cut. Putulin. Tapos ito gagawa sa sunod is ang harap at sa kalikod. Magka tayo ng 16 inches by 4 feet at ito yung nasa harap at sa likod. Tapos magdagdag pa tayo ng 2 pang 16 inches by 4 feet para sa mga divider natin sa sidings, sa kabilang gilid at saka sa yung isa sa grass, yun yung gagawin nating grass feeder. So ito yung dalawang front at back natin sa harap at sa likod. Saka ito yung hahatiin natin para gagawin nating divider. Bali, apat ito. Yung dalawa
sa kabilaan, gilid, tapos yung isa gagawin nating breastfeeder, at saka yung sobrang isa is gagawin nating pintuan. So walang nasasayang. So ito yung dalawa. Yan yung ang isa niyan is gagawin nating breastfeeder, tapos yung dalawa is magkabilaan. Tapos dito gumagawa na tayo ng G-feeder. Grass feeder pala. Binubutasan natin yung grass, hinati natin yung breastfeeder tapos pinupi. Tapos ginawa nating 1 inches by 2 inches. Ito ay para sa para hindi mahirapang kumuha yung kumain yung mga rabbit. Pag may grass na tayo nilagay dyan, mabilis lang nilang kunin yung grass. Nasadyan natin to at mag-ingat din tayo dito kasi may matutulis. Dapat maayos talaga ang pagkakat, walang sumusobra. So ito na yun, ganyan yung grass feeder natin. Tapos dito, pag dugdugtungin na natin yung ang unahin natin yung front na siding, yung front at saka yung flooring. So ganito lang yung paggawa ng pag-loop ng alambre. Magkawa ka ng J, at saka kabit mo, i-press mo, paikot, saka i-press mo yung dulo bago ka mag-cut, bago mo putulin. Tapos pagkaputol, yung dulo na pinutulan mo is i-press mo lang. So ganyan lang kabilis yung pag-loop ng alambre. So ito, nagawa na natin yung nalagay na natin yung grass feeder, saka yung harap at likod. So ang susunod dito is yung sa bandang itaas. Ipahuli natin yung sa siding, sa gilid-gilid, para yun na yung mag-a-adjust sa cage para mas matibay. So idugtong muna natin tong nasa bandang itaas. So ito, natapos na natin yung paglagay sa itaas. At ito, hindi ko na na-videohan, nilagay ko na rin yung sa gilid. So buo na sila, buo na ang cage natin. Ang kasunod dito is ang pag-cut na lang, pagbutas ng pinto at saka pagbutas ng feeder. So ito, binutasan ko na yung pinto, at yung pagbutas natin sa pinto dapat naglalaps tayo ng 1 inches magkabilaan sa pinto at saka yung sa door sa butas natin. So saka
anuhan pa to ng lagyan pa natin to ng alambre yung door, yung butas para matibay, para hindi masyadong matibay yung hindi masyadong malambot yung pinto. So ayan, inikutan ko to ng alambre, sa yung medyo makapal na alambre ang gamit ko, number 14 yata yun. So dito, tapos na naikutan na natin ng alambre yung pinto. Saka yung isa din ay nilagyan din natin ng alambre. So matibay na to. Hindi na basta-basta ang maano ng rabbit to. Tapos ito, nilagyan din natin ng alambre. Pinaikutan din natin ng alambre to. Dapat may 1 inches ang laps, ang overlap. 1 inches ang overlap sa taas at sa gilid. Sa taas, sa baba, sa gilid. Kabilaan yan. Hindi talaga basta-basta makalabas yung rabbit dyan. So, sunod, yung pinagkata natin ng pinto at saka yung sa grass feeder, para mas makatipid tayo, yun yung gagawin nating kid saver. Pinagkat-kat ko lang ng 4 inches, tapos sa harap 2 inches para mas makatipid tayo, hindi na gagamit ng yung 1 up ang butas. So ito, i-alternate mo lang to paglagay para hindi siya katulad sa screen, hindi siya mag-align sa screen. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito nilagay. So, ito na yon. Ito na yung ganito yung paglagay ko sa kid saver. Parang dinoble ko lang yung ano, tapos inalternate ko paglagay, hindi ko sinasabay sa screen talaga. Sa screen niya talaga. Kaya yan. Hindi na makakalabas yung kids niyan. Saka 4 inches. Saka ito, pagkatapos, mag-install na tayo ng drinker. Itong drinker, sinusukat ko muna para at nilalagay ko ito sa itaas talaga ng cage para yung flow ng tubig, hindi na mahihirapan yung tubig maglabas. Kasi kung sa ibaba, sa bandang ibaba mo ilagay, aakyat pa yung tubig. Kaysa sa taas mo ilagay, bababa lang mismo yung tubig. So yan, nagka-cut ko at saka nilagyan ko ng feeder, drinker muna. Tapos sinusukat ko din yan sa bandang grass feeder ito, itong paglalagyan ng pee natin. So yan, na-install na natin yung nabuo na natin yung drinker. Saka tatalian lang natin ng kibolta ito. Itong huli pala dito sa letter T connector na to, lagyan din natin. Ang ginagawa ko, nilagyan ko ng hose tapos tinutupi ko para hindi magli-leak. Para walang tubig na lalabas. So bali stopper ito. Tapos nilalagyan ko ng cable tie yan bago lalagyan ng ulit ng cable tie sa cage mismo. So yan,
Ayan, nalagay na natin. Ang sunod natin dito is, nga pala, 7 inches pala simula sa baba ang sukat ko dyan. Sinusukat ko yan kasi yan yung napatunayan ko na maabot talaga ng rabbit kahit kids pa sila, kahit bata pa sila. Kaya 7 inches simula sa baba ang paglagay ko ng drinker. So yan, tapos na. Ang sunod is ang J-Fader naman. Sa J-Fader, nilalagay ko sa mismong pinto. Yan, sinusukat ko muna bago putulin. So ito, nabutasan ko na at sa J-Fader natin, cable tie lang din ang ginamit ko paglagay. Tapos, sa depende na rin sa inyo yan kung anong gusto nyong gamitin. Basta sa akin is cable tie lang kasi na ano ko naman na hindi na natatanggal ng rabbit. Sa bandang itaas lang. So dito, hindi yan naabot ng rabbit. So ito, tapos na yung dual cage natin na complete setup. Sana may natutunan kayo dito sa paggawa ng rabbit cage. So, ito na yung nagawa natin. May grass feeder dito. May cage saver na. Saka yung nag-order sa atin, gusto niyang complete package ang gawin natin. So, pag complete package, may drinker na rin at saka may feeder. So, yung feeder natin, ilagay natin sa ano ng pinto para pag gustong linisan ang feeder, pwede lang natin i-ganon. So, lalabas na yung lahat ng mga madudumi dito. So, ito pala yung grass feeder natin, tapos ito yung drinker, okay. Dito yung grass feeder, so G-feeder pala, okay. Ito na yun ang forma sa tapos na cage natin, feeder cage kasi ya. Ang pair hole dito is 2x2, 2 inches by 2 inches ang bawat butas. So kung nagustuhan niyo yung video natin, paki-subscribe na rin po at paki-share na lang din po sa mga kaibigan natin yung anong rabbitero. At kung may mga katanungan kayo at mga suggestions, comment niyo lang po sa iba at nagbabasa din tayo ng comments. So, hanggang dito na lang po ang video na to at thank you.